Hello. So, welcome back. Magandang araw ulit sa inyo, mga estudyante ko. So, eto na. Ngayon, dahil kailangan nating ituro din yung digital dahil hindi naman lahat tayo naka-analog, sister. So, ito yung ating digital ngayon. Ito yung una kong tinuro sa inyo, mga sir. So, ngayon, tuturo ko naman yung paggamit ng analog tester. Ayan. So, yung analog natin ay ito. Hindi yung digital. Ibig yung digital ay parang may LCD na siya na yung digital is automatic. Yun, basta yun na yun. Digital. Alam nyo, digital, analog. Di analog yun yun. Manual. Hindi yung digital, automatic. Kung sa sasakyan, yung isa automatic, yung isa ay ang tawag doon. Manual. Di clutch pa. Di ba yung automatic, wala na yung clutch, di ba? Ngayon, alam ko, walang auto. Yung automatic kasi, walang clutch yata. So, ayan. Yun na yan. So, ayan. Ang pag, ano nito, paggamit ng ating digital multimeter ay, siyempre, gaya ng explanation ko dati ay, ito po yung ating selector. Tapos, yung voltage natin, ECB natin, is ito yung ganito po yung sign, yung para pag ganon. Alo na pag ganon. Yun po ang ating voltage. Tingnan nyo na lang po yung sign dyan sa ano. So, kita naman ninyo. Tapos yung ganito po, may isang haba ganyan, tapos putol-putol, sign po siya ng DC natin, DCB. Yan po. So, ang ituturo ko lang naman yung gagamitin natin. So, yung ating ohms ay ito po. Yung may signal na ohms, kasama na po dun yung diode at saka may buzzer mode na din po tayo. Yung parang pag pinagsushort po natin yung tester. Kung dito po sa kabila, meron siyang automatic na buzzer mode sa times 1. Dito po, so nakabukod po siya yung buzzer mode. Tapos yung sign po ng capacitor ay ganito po. Ayan. Kasama na po dyan yung electrolytic, positive-negative at saka yung non-polar capacitor. Ayan. So, ito lang po yung gagamitin natin na pinagmula natin sa analog. Yung tinuro ko nung nakaraan. So, yan. Start na tayo. So, mas maganda po itong digital dahil may mga mas mabilis gamitin. Yun nga lang, mayroong mas gusto itong ganitong analog. So, pero pares ko yung ginagamit. So, minsan kasi ito, ang ganda gamitin kasi ito sa voltage. Kasi kita mo talaga siya. Kita mo yung eksaktong voltage pag ang reading niya. Dito kasi, siyempre, compute-compute ka pa, di ba? Halimbawa, baguhan ka pa lang. Kaya nga, nag-aaral pa lang kayo, mga sir. Ayan. So, pag dito kasi, matik. Halimbawa, susuka tayo ng baterya. Gaya nang sabi ko, may positive. Yan, positive sign. Diyan pa rin. Black, negative. And red is positive. So, pagsukat mo yan, ilagay lang natin sa bulb. So, DC natin. Yung DC sign natin. Ano po? Mga sir, so, lagay natin dyan. Ayan. So, kita nyo naman yung screen natin. Hindi ko na kailangan ilawan. So, may ilaw naman siya. Kaya lang namamatay din kasi. Ayan. Pagsukat, siyempre, yung negative sa ilalim. And positive. Ay, sa iba. Mas maganda po, automatic po. Masusukat nyo kung ilang voltage yung baterya nyo. Ayan. Sukatin natin. So, ayan po, mayroon siyang lumabas na 1.6. So, bakit po 1.6? Ay, ito ay 1.5 lang. Okay lang po yun. Yung kasing mga digital po, minsan lumalampas siya ng kaunti, minsan nagkukulang ng kaunti. So, okay lang po yun. Ang mahalaga kasi doon is, ibase doon sa output na hinihingi is 1.5. Sa baterya is, sumakto naman po yung ating hinihingi. Lumampas man ng kaunti, sakto pa rin doon sa 1.5. May tawad pa, di ba? Ayan. So, dito po, pag digital, kahit magkabaliktad po yung tester is okay lang. Ah, tama, pag digital. Ayan. Mapansin nyo, pag sinukat natin siya na nakaganito, negative, tapos sa positive side. Ayan. Mapansin nyo, wala siyang negative sign dito. Pero pag binaliktad po natin yan, mga sir, mapansin ninyo po. Ayan. May lalabas po siyang negative dito kasi baliktas yung inyong test probe. Ayan po, napansin nyo po. May negative siya, di ba? Yun. So, ganun po yun.
So yung dito po, ano po yung selector natin, ito selector, ito po ay ito po ay sa ano lang to, sa manual, adjustment or sa automatic. Buhayan pala to, buhayan, select sa select to sa select. Ayan, halimbawa ililipat natin siya, nandito tayo. Ginagamit lang ito kapag tatlo yung ating sign na halimbawa nito. Halimbawa, kagaya naka-install tayo sa owns. Pwede po natin siyang ilipat dito. Ayan. May nakalagay naman select eh. Kagaya nyo, nasa ba? Ginagaya na sinasabi ko, yun yung buzzer sa kapag pinagdikit nyo siya, nagbabuzzer siya. Ano po? Tapos pag ilipat nyo naman po siya sa diode, ayan. Yan yung diode niya. Tapos pag ginano nyo siya, nagsisiro-siro. Ayan. Yan yung reading niya. Tapos pag capacitor po, dito po natin sa capacitor. Kasi siyempre, isa lang naman yung sign ng capacitor. Wala, hindi na natin kailangan select-select dito. Tapos about naman po dun sa range ito. Halimbawa, nasa ano tayo, gusto nating reading natin ay baguhin. Pwede po yan, mapansin nyo. Yung automatic dyan, manual. Yan, OL dot, ganyan. Yan. Pindot-pindotin nyo lang po yan. Yan. Gusto nyo namang ibalik at nawala kayo sa mga settings. Balik nyo lang ganyan. Tapos balik nyo ulit ganyan. Para mag-start nakalagay yung auto. Ayan po. Ito, hindi naman ito masyadong gamitin. Yung mga yan. Hindi naman yan. So, tinuturo ko lang po is yung mga basic na need natin. Sign ng diode. Pero hindi, ano, yung basic lang sa tester. Bagamat hindi pa ito natin na ituturo kung paano testerin yung sa diode. Basic sign is AC voltage, DC voltage, ohms, diode, buzzer sound, yung shorted, yun ang buzzer sound, tapos capacitor. So yan po yung mga tinatapatan nating selector. Siyempre, sa pagdating naman po sa connection ng ating test probe, siyempre, dun pa rin tayo sa COM yung negative. May nakalagay naman po dito eh. Ayan o, COM. Tapos yung positive, ayun, nandun po tayo sa tinanggal kasi natin, sinaksak. May red naman kasi yun. Hindi po tayo magkakamali. Sabihin may red din sa kabila. Pero sa kabila po kasi, ito, ang sinusukat ay fuse. O yung resistance ng fuse. Yung amperahe. Ampere resistance. Tuloy. Yung ampere ng fuse. Yun ang sinusukat naman din sa kabila. Sa fuse po, may kalagay. 20 ampere fuse yan. Pero hindi naman natin ang halos ginagamit yan. Kaya dito lang tayo sa nakasign na sa ohms capacitor. Yan. Diyan lang po tayo focus. Ayan. So, kanina naisample na natin yung basic na ano, yung dito sa ating ano, yung kagandahan ng paggamit ng digital na compare sa analog. So, ayan. Yung pagkakaiba naman po ng ating digital sa analog, yung pong diode natin, ohms, capacitor, dito po magkasama siya sa isang selector na to. Ayan. Yun nga lang, meron po tayong difference. Ano po, pag gagamitin natin to mga sir, pag ginamit po natin dito, halimbawa po ang nasa analog po tayo, dito kasi po sa digital, automatic na siya. Kaya niyang basahin kahit mababa yung ampera ng ating microfarad. Sample po natin yan, sir. So, ito yung ating test probe ng ano, may palatandaan. Ito para sa digital, ito ay para sa analog. So, kagaya niya, sampulan po natin, sir, yung pagkakaiba ng isa sa selector. Selector na naka-ons lang dito, pero kasama na yung sa analog po. Mga sir, kasama na yung sa capacitor, sa ohms, sa resistor, at saka sa diode. Kasama po dito. Compare po dito, magkakaiba yung selector natin. Kailangan pa natin i-select kung alin siya dyan. So, ito po. Subukan po natin. Ito po yung sinasabi ko. Kagaya po niyan. Pag susukatin po natin ay ito pong microfarad. Halimbawa, so, nasa basic po tayo ha, kasi starting pa lang kayo mga sir. So, electric pan muna tayo, basic. Bago tayo dyan sa mga diode-diode na yan. So, ito po, ito yung example natin. Ito po ay non-polar capacitor. Ibig sabihin, kahit baliktad, wala siyang positive negative. So, ginagamit po ito ay sa electric pan. Yan.
O kaya sa mga dimotor na maliliit. So, ang kagaya nito, mga sir, tuturo ko po sa inyo. Kung isi-select natin po ito ay dito sa times 1, halimbawa. Tapos sinukat po natin, mga sir. Ayan. Pag sinukat natin, pansinin niyo yung ating pointer, yung kagaya ng pointer na sinasabi ko sa inyo before. Pansinin niyo, hindi siya pumapalo. Diba? Bakit? Ang reason po niyan is, kailangan natin itaas yung value ng ohms dito sa kabila. Dun sa selector lang. Kasi ito po, sobrang baba niya. 1 point, makalagay po ay 1.0 UF, microfarad. Diba? So, para po yan pumalo, ang gagawin po natin, itaas po natin. Kasi mababa na po ito eh. Lagay po natin sa, halimbawa, start kayo ng 1K, 10K. Halimbawa, 10K na natin. Para makita natin kung good siya o hindi. Ano po? So, yan mga sir, start natin. Tingin niya po ang pointer. Ayan po. Pumalo siya at bumalik. Ang ating capacitor kapag tinetesting po sa multimeter, digital multimeter, siya po ay bumabalik dapat. Tapos babaliktarin niyo po siya kasi pag in-stable niyo dyan sa ano, ayan, kaganyan, bumabalik po. Ibig sabihin, good po siya kapag bumalik. So, meron naman tayo mga ESR tester pero dahil nga mga sir, nag-start pa lang kayo mag-aaral ng ating repair. Siyempre, dun tayo sa basic. Electric pan, rice cooker, mga plancha, ganyan. Ayun. So, ito pala yung tinuturo natin. Alam po? Ayan, kagaya niya, pumalo sa 10K. Kasi sobrang baba na microfarad niya. Kaya, kailangan basahin, itataas natin siya. Alam po? Ang next po natin, dito sir, pag nilagay, dito naman tayo sa digital multimeter. Sisit po natin capacitor sir. Dito sir, matik. Matik yan dito. Hindi wala ka nang isisit sir na ano, basta ituro mo lang siya sa capacitor. Kaya niyang basahin kung ilang microfarad to sir. Ayan, kagaya niyan sir. So kaya lang sir, ito pala para sabihin ko sa inyo, ito ay mumurahing digital multimeter lang. Hindi po siya ganun ka-accurate at kabilis bumasa. Ano po? Ayan sir, simulan natin. I-test natin ang kabilang dulo. So hanapin natin kung papatak siya ng 1 microfarad. Pag ang gamit nyo po ay digital, pag sinabing 1 microfarad, mapansin nyo po ganyan. Pag lumabas ay ganyan, sabi nyo 989, di ba po? Sabihin nyo, ay, ano yan? Lampas. Bakit lampas ay 1 microfarad? Sira po yan. So, hindi po yung ganun. Ano po? Sa ating ano kasi, dahil mayro ang, ito ang counts lang nito ay medyo mababa, 66,000 counts, tapos, tawag dito. Dito po kasi pag digital yung gamit natin, mayroon kasing mga, ang count po nito is, pag yan po kasi ay nag 1,000, yan ba, diba, gaganyan, 989, pag nag 1,000 po yan, magkakaroon na po siya ng point na, diba, 1.0 po ito, microfarad, 1,000 point, ano, may lalabas po yan dyan. Ay, hindi niya, tawag dito, hindi niya ganun ka-supported yung, tawag dito, yung bilang nitong, ano na to, 1, 2, 3, 4, ganyan, something ganun eh. Basta yun po, malapit po siya sa, yung base lang sa experience, ano po, tinuturo ko sa inyo mga baguhan, yung base lang sa na-experience natin, kahit na, sabi nga, sipat-sipat lang, ano po, ayan, pag malapit sa, 900, palagay ng ano, 999. Ayan, ganyan. Ibig sabihin, malapit na po siya sa 1.0. Pag lumampas po kasi, magkaroon na siya ng 1 dito. Diba, may point po dyan. Di ganyan, 0.0. Yun yung pagsukat natin sa capacitor. Kahit po yung capacitor ng mga ano, electrolytic. So, wala lang tayong sample dito. Pero sa susunod na natin ituturo yun na po. Basic lang tayo. Nasa electric pan pa lang tayo. Dahil starting plan. Ipinapakita ko lang po sa inyo yung mga techniques. Ngayon, pag may nakita po kayo, magaya po sa bagay medyo malalim na ito, yun sa capacitor po ng tawag doon, induction. Doon po nyo makikita, nakalagay doon is 0.3. Ibig sabihin po nun, 0.3 lang po ba yun? So, hindi po. So, i-convert po natin yun, magra-round po tayo ng ganyan. So, na ibig sabihin, yung microfarad po nun is nasa 300 microfarad. Ayan po. Sa susunod po, ituturo natin sa huli na yun.
para hindi masyadong lumalim yung ating pagtuturo. Ano po mga sir? So, salamat sa inyong panonood. Ano? Malagi kayong sumibaybay para matuto kayo. So, ayan. Ano po ba? So, may oras pa tayo. 15 minutes pa lang ang ating aking pagtuturo sa inyo, mga sir, mga student ko. So, ayan, next. Dahil nasa basic tayo, electric pan. So, ito po ang fuse. Ngayon, paano naman susukatin yan? So, idagdag na natin dito kasi may oras pa naman tayo. Ano po? I-review na lang natin sa susunod pagtitestel ng mga parts. Ayan. So, ayan, sama na natin. Ito sir ha, example na lang. Example tayo. So, dahil fuse po ang ating susukatin, pag fuse po ay connected, ibig sabihin, pag mga basic, dahil basic yung ating nire-repair, ibig sabihin ay connected po siya sa isa't isa. Ang purpose lang po kasi ng fuse is temperature. May nakalagay po ito na degree. Para siyang nababalot ng simento. Para maintindihan nyo lang po mga student ko. So, ayan. Ang value po nito, so hindi lang masyado makita ng ating camera. Pag ito po sinusukat natin ay gumagamit po tayo ng buzzer. Ayan. Pag kahit dito po sa analog, may buzzer tayo diyan. Okay lang po yun sa times 1. Tapos dito po sa ating digital, ang gamit po ay sa buzzer sound. Yung may parang speaker po. Dito lang niya po isi-select para na. Ayan. Para po yan, ito at ito. Ayan. Parang ganyan lang po yan. Yun nga lang yung sinasabi ko sa inyo pag sinabing fuse, yung ampere po, yung mayroon siyang amperahe na kakayanan para mag-protect sa ating mga appliances. Ayun. Yung limit size yan, ibig sabihin po yung nasa loob po nito, dito, sa limit, ay hindi po kasing laki nitong nasa labas na ito. Ayun yun. Ganun po yung, medyo maliit-liit po yun ang konti dito sa nasa labas na ito. Kaya siya napuputol. So, ang ampere lang po is 2 ampere. Ayan. Ito kasi sobrang laki nito. Ibig sabihin, ito nasa 10 ampere na siguro po. Itong wire na to nasa labas. Ayan. Nasa 10 ampere na siguro to. I'm not sure. Pero yung nasa, mas maliit po yung nasa loob. Ang purpose po nitong, ano ba tawag dito? Basta itong, para itong carbon. Ang purpose po kasi niyan sa heat. Ayan. Kapag nag-over po yung temperature sa, may nakalagay po siya dito ng 130 degree C Celsius. Ibig sabihin po, mapuputol na po siya yung ating maliit na wire sa loob nitong fuse. Ayan, pag lumampas po doon, nasusunog na yung ating rice cooker. O kaya yung ating electric pan, yung motor, nag-usok na. So, mapuputol muna yan para maprotektahan yung ating tahanan sa pagkasunog. Iinit kasi muna yun bago masunog. Ayan. So, mahalaga po ito na mga baguhan pa lang kayo siya sa pagre-repair, ay recommend ko sa inyo ay gumamit po kayo ng fuse. So, ang pag-tester niya po ay ganito. Ayan. Ayan po. Tumutunog po siya. Ibig sabihin, good po siya. Pag yan po ay hindi na tumunog, ibig sabihin, sira na po ang ating fuse. Kahit anong klase po ng fuse, maliban lamang dun sa mga SMD fuse. Kasi yung SMD fuse po natin is medyo mataas na. Para siyang resistor. May resistance na po. Basta may resistance na siya. So, ito na. Kapag yan, ang gagamitin naman natin ay analog. Kagaya niya, nakabuzzer po tayo. Either may buzzer, bukod sa buzzer, papalo po siya. Tinester po natin para siyang shorting. Ayan. Kita niyo po, sir. Ayan. Ayan, sir. So, may dalawang klase tayo ng marami tayong klase ng mga fuse pangara sa electric pan. So, ito yung dalawa. Ayan, yung kudrado. Pero, same lang naman po yan. Itsura lang yung pagkakaiba at sa manufacturer. Pares po siya 130 degree, 3 ampere, yung isa po mas mababa lang na ampere.
Itong isa ay 3 ampere at 250 volt, tapos 250 volts din po yung isa. So, ayan. Pag tester po, ganun din po siya. Buffer, magkakaroon din po siya ng buzzer sound. Ayan. Ayan. Digital. At saka sa... Ayan. Sa analog. Yung sa... Kanta naman po tayo, rice cooker. Basic. Siyempre, basic po ito mga sir, ha? Basic lang tayo. Ayan po. Ganun din po dun sa rice cooker. Mas malaki lang po yung ano nito. Yung nasa loob na wire. Yung nababalutan ng ating carbon. Ayan. So, pag tinester natin siya... excuse me. So, pumapalo po siya. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo dito, dahil rice cooker, malaki yung filament na naka-ano sa rice cooker na gumagamit. So, mataas din po yung kanyang amperahe. Kasi pag mababa po, masyadong mainit yung ating rice cooker, ito po ay 10 ampere. Kapag ang nilagay po natin ay itong 2 ampere lang, wala po, putok po agad yan, putol po yan. So, ang kailangan is kung ano po yung nire-repair natin, mga sir, sa ating rice cooker, kung ano yung tinanggal natin, ganun din yung ibabalik natin. Huwag po nating hindi ko po sa inyo nire-recommend na taasan nyo at babaan. Sapagkat may yan po ay manufactured base sa pag-aaral. Ayan po. Para maproteksyonan po yung filament ng ating rice cooker. Kapag tinaasan nyo po, hindi nga po putok yung resistor, masira naman yung ating sa filament na, filament ba yun? Ang alam ko filament yung sa rice cooker eh. Basta yun yung nasa rice cooker, yun na yun. So, nag-start pa lang naman tayo. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung ano, kaysa mag-isip ako, no? Ayan. So, ayan, ang ating pag-tester ng paggamit ng tester na digital at analog tester. So, nasa part pa lang po tayo ng tester. Nag-sample-sample lang po ako sa inyo para malaman nyo kung paano ginagamit at gumagana ang digital at analog tester. So, ito po ang ating lesson 1, mga sir. Mga student kong mababait. So, ayan. So, li, mahaba nating pag-uusap. We have 22 minutes. So, sa susunod ko na lang po kayo mga sir ulit, tuturuan yung mga basic natin. Ano po? Kung may nakakapanood man ito ng mga master dyan, so pakitulungan nyo na lang ako, pakicorrect nyo na lang ako para po sa ating mga estudyante yung mga nag-aaral. So, ayan po, ginawa ko pang video ito para sa kanila ng walang anong kabayaran. Libre po ito, ano po? Ayan, magkakawang gawa po natin sa ating mga estudyante. So, ayan, I hope sana matapos na pandemic na ito para makapag-actual na po tayo. So, puro online lang po kasi tayo. So, ayan mga sir, mga minamahal kong estudyante, natatapos na ang aking pagtuturo ngayon. Panoodin nyo na lang to, then sa susunod, bigay ko na lang sa inyo yung iba pang pag-aaralan natin. Ano po, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, I hope supportahan nyo ako. At nag-invite na rin kayo ng mga gustong matuto, manood lang ang itong aking channel na ito para sa susunod ay makabahagi sila ng kaunting kaalaman buhat sa atin. So, ayan. Natapos ko ng video ito. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po mula sa Workshop X Learning Center. Bye-bye!